Kamusta mga lods? Welcome sa Exotic Panda. At para sa mga reptile keeper, mga katulad natin yung mga tarantula keeper, ay madalas na problema sa mga enclosure natin ay yung mga molds, or kung sa Tagalog ay tawagin na amag. So paano nga ba nag-occur yung molds sa enclosure ng mga alaga natin? Maraming factor doon. Isa na doon yung sobrang moist na enclosure at kulang sa ventilation. Yung hangin sa loob nagiging stagnant, hindi na papalitan yung hangin sa loob, kaya doon nag-i-start yung molds. At syempre, ang isa sa pinakamalaking factor doon, yung mga tira-tirang pagkain ng mga alaga natin. Paano nga ba natin na maiiwasan yung ganun? Isa sa nakita kong pinakamabisa at madalas na ginagamit nga ng mga keepers ay ang paglalagay ng springtails sa mga enclosure. Yun ang gagawin natin sa araw na to. Ang pag-setup natin ng colony natin ng springtails. At marami akong nakikita na yun nga, gumagamit sila, nilalagay nila sa charcoal na may tubig lang. At nabubuhay naman sila. Wala namang problema dun. Pero para sa akin, mas okay siguro kung katulad na itong gagawin natin. Ganito yung magiging setup ng colony ng springtails mo. Yun ay syempre kung may space ka, may mga tamang gamit ka para gumawa ng springtail colony. At eto, papakita ko na sa inyo kung paano natin gagawin yung colony natin ng springtail. Meron ako ditong bin. Siguro to mga 4 to 5 inches deep to. Tapos hindi rin siya airtight sealed. Hindi na natin kailangan lagyan ng ventilation to kasi may nakakapasok pa rin na hangin. At ang kakailanganin pa natin dito, meron din tayong mix ng lupa. Meron tayong sphagnum moss. At may mga biodegradable na halaman din tayo. Itong springtail na gamit natin ay pwede rin siya sa medyo arid na environment. Arid na environment means medyo dry na environment. At kahit hindi ganun kamoist yung substrate dun sa enclosure, ay mabubuhay na itong mga springtails na ito. Ayun nga, nabili ko ito mga 3 weeks ago. Namatay lahat ng mga adult na springtails kasi yung shipping method na ginawa nung seller ay 3 days. Yun ang disadvantage pag charcoal ang gamit mong substrate or paglalagay mo sa kanila. Kasi mas mabilis mag-build up yung carbon dioxide sa loob gawa nung charcoal. Nakintay pa ako ng mga 3 weeks kasi well settled naman din tong colony na binili ko. May mga eggs na nalay doon yung mga adult. At yun nga, nilagay ko na lang sa mainit na parte ng lugar ng pinaglalagay ng mga alaga ko. At yun, nag-start na silang mag-hatch at pwede na natin silang ilipat dito sa gagawin natin bahay para sa kanila. Ito nga yung Colimbola or springtail, isang hexapod. At kung nakikita nyo, napaka-konti lang nila. Kasi yun nga, ito yung mga nag-hatch mula dun sa mga nalay na eggs ng mga adult na namatay. Tara, simulan na natin ayusin yung bahay nila. So ang unang layer na lalagay natin ay syempre lupa. Itong substrate na to ay merong coco fiber, organic topsoil, vermiculites, konting sphagnum, moss, at meron din itong mga uling. Pero napakaunti lang ng uling na yan kasi napakalakas din mag-hold ng humidity itong mga uling na to. So yan. Then lalagay tayo ng konting tubig. Konti lang. Tapos saka natin haluin. Haluin natin ganyan. Tapos ang susunod naman natin lalagayin natin yung ating mga dried moss. So alam niyo naman ang mga moss nag-hold ng humidity talaga yan. Maglalagay lang tayo ng kalahati tapos i-mix natin konti dun sa substrate. Ayan. Gustong-gusto ng mga springtails yung sobrang dami ng nandun sa lupa, lalo na mga biodegradable na halaman. Ito niyan, moss. Salagyan lang na din natin ng konting tubig ulit. Tapos ang susunod naman natin, leaf litter. Ito, malaking tulong to kasi pag na-decompose na to, pwede rin itong pagkain ng mga springtails natin. So add lang din natin dyan, konti. So lalagyan ulit natin ng lupa. Yan, ilalagyan ulit natin ng konting tubig. Tapos haluin ulit lang natin. Yan, haluin lang natin.
So, nahalo na. Maglalagay pa tayo ng konting moss ulit para sa taas. Konting moss pa. Then lupa ulit. Ubusin na natin yung buong lupa. Alam mo naman natin, mga spring tails gusto nila nagsisisiksik. Ayan. Konting halo. Kala mo may mga uod, no? So, hindi naman. Medyo pat down lang konti. Tapos konting lip litter. Yan. Lip litter. At ito, maglalagay na tayo ng palm tree leaves dito. Bali, ang magiging purpose kasi nitong palm tree leaves na to ay syempre biodegradable din to. Ito yung magsisilbing hide nila at magiging pagkain na rin sa katagalan. Kasi once na nabasa na nabasa to, syempre magdidecompose lahat ng to. Kung nakikita nyo yung mga leaf litter na nandyan, itong palm tree leaves nga natin, magiging food source din ng mga springtails natin to. At gustong-gusto ng mga springtails yung ano, fiber. At talaga ito naman, mga fiber to. Kita naman, dami strands. Pasok lang natin konti. Yan. So, may daran ako dito dalawang colony ng springtail. Parehas naman silang arid. Kaya, pagsasamahin ko na lang. Ayan yung springtails natin. So, ang gagawin ko na lang, lalagay ko lang yan dito. Ganyan. So, lalagay ko lang silang dalawa dyan. Ganyan. Tapos, papaapawin ko ng tubig. Para lumabas sila. Kasi alam niyo naman, springtails lumulutang lang yan. So, pero ito, ikikip ko pa din. Baka kasi may mga itlog. Itlog din, sayang. Hindi lahat ng pet store dito ay laging may springtail na available. Madalas, online pa talaga nabibili. Kaya katulad ko, naisipan ko rin mag-alaga ng dart frogs in the future. Kaya mas maigi na, yun ya, simulan ko na rin itong colony ng springtails natin. At syempre marami rin tayo alagang tarantula na kailangan lagyan ng springtails para hindi magkamold yung mga enclosure. Ayun, nandun na sila. Ayan. Yan, magsisettle na yan dyan. So, mas bibili silang dadami pag ganito yung setup nila. Ayan. Sa pagkain ko naman, bumili na rin ako ng spring grub. Springtail diet. Itong pagkain na to, may springtail. Brewer's yeast lang to. Pwede kang gumamit ng butil ng bigas or yeast ginagamit sa paggawa ng tinapay. Pinagkaiba lang ng brewer's yeast sa yeast na ginagamit sa paggawa ng tinapay. Ang yeast kasi, mabilis mag-develop yung fungi. Lalo na pag sa ganitong katulad nito na damp yung lugar, mataas yung moisture. Mas mabilis mag-build up yung fungi saka mas marami. Compare pag itong brewer's yeast, ginagamit ito ng mga nag-gym, nahalo nila sa mga drinks nila. Maglalagay lang ako ng konti. Sprinkle ko lang dyan. Yan. Overnight, magkakaroon na ng mga fungi dyan. Tapos yan na yung kakainin ng springtails natin. Siguro within a month or two, makikita na natin na sobrang dami na nila dito. Basta ang ginagawa ko lang lagi, once a week ang pagpapakain sa kanila. Tapos binubuksan ko yung takip, siguro mga 10 seconds lang, once a week. Para maayos yung circulation ng hangin sa loob. Hindi magbi-build up ng carbon dioxide at hindi sila mamamatay. Kasi yun ang madalas na kalaban ng springtail. Lalo na pag sa mga ganito, nasa captive na aalagaan mo siya. Pag hindi mo talaga nabuksan yung enclosure nila at least once a week, nagbi-build na nagbi-build yung carbon dioxide, syempre namamatay din sila.
lack of oxygen. Dito natin tatapusin to, tapos siguro mga isang buwan or tatlong linggo, bibigyan ko kayo ng update tungkol dito sa ginawa nating springtail colony. Shoutout nga pala sa mga Lodibels natin dito. Shoutout sa'yo, Rosalito. Shoutout din sa'yo, Paolo. Shoutout din sa'yo, Ryan. At shoutout din sa'yo, Alexander. Salamat sa panonood. Happy first anniversary nga pala sa Exotic TV. And isang taon nang pinapa sa'yo mga tarantula keepers sa Pilipinas. Shoutout sa'yo, tol. More videos to come. So ayun na mga lods, ito na yung magiging bahay ng mga springtails natin. At yun, sana dumami sila ng dumami dito para magamit natin silang lahat. Sana may mga natutunan din kayo dito sa video natin na to. Dito na natin tatapusin. Salamat sa panonood. Muli, ako si Exotic Panda. Peace out. If you enjoyed this video, give it a thumbs up. Then hit the subscribe button. And also, tap the bell icon so you'll get notified to my future uploads.